Master, meron na naman akong bagong dating dito, power speaker mga master. Sabi kasi ng may-ari, ginagawa niya na daw sa iba. So hindi rin siya nagawa, no. Ang tatak nito, crown mga master. Ito siya. Okay. So sobrang bigat nito, rechargeable 'to mga master. So rechargeable siya. Ang naging sira kasi nito daw, nawalan siya ng display sa power. May power siya pero wala siyang display sa ano. Wala siyang display dito sa monitor, no. So try natin saksak siya. Then, so may power, good. I-on natin. Then, halos buo yung supply niya. Meron siyang equalizer, may power, pero dito wala siyang display. So bakit kaya siya walang display, no? So panoorin niyo lang tong video na to mga master. At kung bago ka rin pala sa channel ko, please subscribe mo na yan at i-hit mo rin yung notification bell para updated sa video ni master, no? Sa mga bago kong subscriber dyan, salamat po ng marami sa inyo. Tara, buksan na natin to. Titingnan natin kung ano sira. So itong speaker na to nanggaling na kasi sa mga ibang technician, no. Try natin kung marirepair ni master. Mapapansin nyo, tumutunog pa rin siya. Pero wala siya indicator. Tsaka nawala rin daw yung Bluetooth, sabi ng may-ari. So, bakasin na natin. Kung ganito yung mga power speaker nyo, no, rechargeable to. Kung ganito yung speaker nyo, sana makatulong to sa video na to. Yung video na to, sana makatulong sa inyo. Dun sa mga bagong pick, no. Uy. Tanggal. So, maluwag siya. So, tingnan natin kung bakit siya nawala ng display. So, una natin checkin yung supply papunta sa monitor mga master. Para laman natin, no. So try natin isaksak. Isak muna natin siya. Para mas madali kayong mag-trouble ng mga ano nyo, ng ganitong speaker. Dapat nakasaksak siya master. Para masukat nyo agad yung voltahe, no. Try natin saksak. So on natin. So good, yun. May power siya. Oh. Pero wala siyang monitor. Siyang monitor. So, tingnan natin. Hanapin natin yung supply sa monitor. Check natin. Ito yung DC volts. Uy. Okay yung audio nyo kasi may ano siya, oh. Meron siyang ugong. Baka may static, okay yung audio. So supply lang ang dinirahin natin. Uy. So uy. So merong agad tayo napansin dito mga master. Parang may nawawala siyang parts. So makikita nyo ba? So ito, ah.
So, kabit natin yung ground. Ground. 12. So, good yung supply nyo. Good yung supply nya sa monitor. Meron siyang 16.9 volts mga master. So, check natin dito. So, good siya. So, meron ako napansin mga master. Dahil sa galing na sa ibang tech to. Kung mapapansin nyo. Lapit ko. Yan o. Lapit pa natin. So, kung mapapansin nyo to mga master. Parang may nawawala siyang parts. Tapos dito. Ground. So, wala siyang 5 volts. So, kasi itong mga ganitong player kasi mga master, nagsusupply to ng 5 volts, no? Sa monitor. So, kaya siguro siya wala siyang display dahil wala siyang supply na 5 volts. So, try natin muna na testingin ng supplyan dito ng 5 volts lang kung magkakaroon siya. So, hanap tayo ng 5 volts dito. So, yun. Meron tayo nakita sa TV. Ito, mga master. 5 volts siya, no? Ang number na itong 5 volts na to, sa mga hindi pa alam, 7805. Ayan ang voltahin yan. Ayan yung number ng transistor niyan. Ang supply niyan, output ay 5 volts. So, kukunin natin to. Try natin lipat siya dito. Sa nawawalang parts. Checkin muna natin kung may trouble pa siyang iba bago natin palitan. So, patayin muna natin. Tayo sa diodes mga master. Check natin kung may supply ba, kung shorted ba siya, no? Kaya siguro nawawala. So good naman siya. Yan o. No? So may maingay sa shop ko mga master kasi meron ditong parang baliw, no? Pero inayaan lang ni master yan kasi hindi naman siya nang gugulo. Yan o. So good naman siya, no? Wala siyang shortage sa 5 volts sa kinakabitan. Try na lang natin kabitan muna ng 5 volts mga master. May possible yan sa 5 volts siguro, no? So, kakawin muna tayo galing sa TV. Kawin muna tayo, no? Uy. May ngay dyan, nagbablog si master. May ngay. Live tayo. Pasensya na kayo mga master. Meron tayong maingay dito. Kung hindi nyo maintindihan, no? Yun. So yan mga master, nabaklas na natin. No? Positive 5 volts. 7805 to mga master. So, try natin kabit. Tanggal muna natin. Saksak. Saksak. Yeah. So, kabit na natin. Siguro kaya hindi to na-repair. Baka walang pyesa yung tumingin, no, master. So, kabit na natin siya. Sa... ano niya. Pag sinira niya to mga master, baka shorted pa yan. Pero palitan muna natin, kabitan muna natin siya kasi ito kagad una napansin ni master. Wala siyang 5 volts.
Yun. So, bago pala tayo magtapos, mga master, no? So, yan, nakabit na natin. Nagpapasalamat ako kay Daniel, kay Protech, kay Amanyan Tech, yan, ang mga malulupit na technician na vlogger din. No? So, salamat sa inyo, mga master, dahil sinoutout nyo ako sa mga video nyo. Maraming salamat po. So, yan, nakabit na natin. So, try natin saksak ulit. Saksak. I-on natin. I-on. Yun. I-on natin. So, check na natin yung supply, no? Check natin yung supply. Kung meron na siyang positive 5 volts. So, ground, positive input. So, 15.9. So, dito tayo sa output. So, yun. May 5 volts na siya, mga master. Good na siguro ito. So, tingnan natin kung may monitor out na siya. Yun, oh. So, yun na, mga master. Okay na siya. Meron na siyang ano. Meron na siyang monitor. So, testing natin. Mode natin ngayon. Try natin kung good talaga siya. Mode. FM. So, yun. Testing na natin, mga master, kung may sounds na siya. So, kaya pala siya walang sounds kanina, naka-diin tong ano, no? Line in. So, naka-MP3 tayo, punta tayo sa radio. So, naayos na natin, mga master. Good. So, kaya pala siya hindi tumunog din dahil itong MP3 line nakababa. Ah, nakaangat. So, naka-line siya kaya hindi siya tumunog. So, okay na rin. Okay na yung monitor. May sounds na good na yung Bluetooth. Sama-sama kasi sa mga master sa FM, Bluetooth, memory card dito sa monitor. So, kung nagustuhan mo to, master, ng video na to, please like mo lang and share, comment ka sa baba. At huwag mo makakalimutan mag-subscribe sa akin channel. Maraming salamat sa inyo, mga master. Peace tayo.